Hello mga ka-legit Dover Gods! Another updates po tayo ngayong araw ng Friday kung saan kalabang noontime show ng EAT. Aba, ito na nga ba ang final goodbye? Naging emosyonal sa kanilang pamamaalam ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cuts natin na lagi pong nag-aabang. And of course, i-shoutout natin si Mr. Leonardo Pardo Jr. Thank you po sa inyong pagsubaybay. And ngayong araw nga ng Friday, kung saan kanina in-announce na nga ni Bossing na meron pong paparating na special na tao bukas. At ito ay walang iba kundi si Mami Josie. Ayun, so abangan natin yan bukas. At nabanggit pa nila na may darating din daw di umano ang driver nitong si Lola Belen. No? Kilala na naman natin kung sino yung kanyang driver. Sana nga magtuloy-tuloy na yung guesting at pag-appear po ni Mr. Jimmy Santos sa show, no? So, ito na nga, no? Pag-usapan natin tong TV rating po ng EAT, ng It's Your Lucky Day, at saka po ng Eat Bulaga. Ayan, so sa buong buwan po ng October, matatapos na po ilang days na lang, ay talagang namamayagpag po ang EAT. Kaso nga lang, may mga eksenang ginagawa itong tape bulagta para po masabi talaga nagre-rate po yung kanilang program. Diba kahapon po naiulat ko sa inyo at inilabas kong ilan sa mga resibong ipinapakalad po nitong si Mr. Bullet Halos Host na nag-double digit daw po sila sa rating na inilabas ng Kantar Media. So ito yung kanyang ipinost sa kanyang official Instagram, which is yung Eat Bulaga ng Tape Incorporated at GMA Network, nakapagtala ng double digit rating sa Kantar Media for 3 days in a row. Yun po yung inilabas nito pong Pronok at ng Kantar Media. At napag-alaman natin kahapon na ang Kantar Media pala is hawak po yan ng ABS-CBN. Kaya pala nung meron pang prangkisa ang ABS, lagi pong nangunguna ang It's Showtime sa noontime. At the same time, ang talagang binabantayan lang nila is noontime show. Wala po silang any resibo na inilalabas kung sila po talaga ay nagre-rate ng lahat ng mga programa sa pre-TV. So, dito nga, lumabas na parang nangunguna ang tape bulaga. Ayan, no? 12%, may 10%, 10.2%. Tapos, ang pinaka-pulelat is yung EAT TV5. Tapos, pumangalawa pa yung It's Your Lucky Day. No? At kaya nakakapagtaka lang kasi kung talagang nagre-rate ang It's Your Lucky Day, bakit po sila magpapaalam, diba? So, ito yung mga inilabas nilang resibo October 24 daw, Tuesday, ay they got 12.3%. And then, nung Monday din, nasa 10.3% po sila, ganun. Tapos, ang EAT, 2.3 lang. Samantalang, ang EAT po, ang pinaka talagang pinanonood ng maraming Pinoy dito sa Pinas, ay Monday, October 23, Eat Bulaga GMA pa rin ang nangunguna. Base po yan sa Kantar Media. So, according nga sa ilan sa mga comments sa comment section natin na kantarantaduhan daw yung nilalabas nito. Pero, napag-alaman natin na syempre, pabor po kasi ang Kantar Media sa ABS na kakolab po ng ng GMA 7. Kaya hindi po talaga maikakaila na talagang papaboran nila yan. Diba sabi ko sa inyo, ginagawa nila yan just to make para magiging valuable pa rin sila sa paningin po ng mga advertisers. Pero syempre, wala naman pong credibility yan eh, sa mga advertisers. Alam naman nila kung sino talaga ang legit, no? Which is ang Nutam at ang AGB Nielsen. So, eto na nga, no? Kanina po, ay nagsalita na po si Mr. Luis Manzano. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kung talagang nagre-rate po talagang It's Your Lucky Day, bakit po sila tatanggalin? Sabi niya, pag uwi ko kay Hauhau or Jessie Mendiola, nakukwento ko kung gaano kasaya ang araw namin. May fulfillment sa puso at si dami-dami nang nagawa ko sa
kapamilya at kapuso. Ka-A-Z, lahat ng yan, parang ito pa yata yung pinaka-special sa puso ko. Ayun. Kasi, di ba, ang It's Your Lucky Day po ang pumalit. Pagtapos pong masuspend ng It's Showtime ng 12 days, no, sila po yung parang umere. At kanina po ay tuluyan nang ang nagpaalam. Ito pong noon time program na ito. Kasi ang balita, nung unang araw po kasi nila, talagang nag-rate naman. Maga parang natalo po nila ang tumangalawa po sila sa rating. They got parang nasa 3 point something. And then ang EAT naman sa NUTAM rating nasa 4%, 4.5%, 4.6 ganun. So syempre alam naman natin na pinanood sila ng maraming mga Pinoy dahil parang for curiosity sake. No, pero after how many days na sila po ay umere, ay talagang medyo nagde-degrade at bumababa po yung kanilang TV rating. So, ang pangako sa kanila ng ABS-CBN na sa pag nagtuloy-tuloy yung ganda ng rating nila, magtutuloy-tuloy din yung kanilang programa, which is hahanapan po sila kung saan sila pwedeng ilagay. But this time, tuluyan na nga silang nagpaalam. And they do not know if makakabalik pa sila, no, sa for another chance na sila po ay magkaroon ng programa na It's Your Lucky Day. So, yun po yung, so, ibig sabihin, magbabalik na po ang It's Showtime sa ere. So, kabang-abang po yan. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga commenting na pili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers patungkol po sa ating last update. Unahin po natin ang komento na nagmula po kay Mr. Marvin Martinez. Sabi niya, "The best TV host ever in the Philippines, TBJ Dovercods, the unbeatable ng number one top rating ng noontime show. No one can put down TBJ, owe it to the public. The best noontime variety show, the best TV online views, TV Dovercods, the longest running noontime show ever and ever. Congrats, Zombie and Natasha. Yan ang tatak TBJ. Sa TBJ nagsimula ang pagsikat, walang imposible sa TBJ, subok na, hindi na mabilang sa mga kamay ang mga sumisikat at nakikilala sa showbiz industry." Which is very very true po yan, no? Nakita naman natin na talagang lahat po ng mga nakasama ng TBJ ay hindi po sila lumabas ng programa nila na hindi po sila nakikilala ng publiko. Kasi nga naman for the longest time, 44 years of existence, ba? Diba? So talaga masasabi mo na sila na talaga. Sabi po ni Miss ang hirap basahin ang pangalan niya, Shesor Mok, "Yaan mo na ang kantar, puros kantarantaduhan lang ang balita. Anyway, nasa advertisers ang proof." Totoo naman, 'di ba? Kung totoo talagang marami or pataas ang rating nila, dadami yung kanilang ads. Pero wala talaga eh, as in nagbaback, nagparang yung iba nga eh hindi na po sila nag-renew ng panibagong kontrata para sa tip. Sabi ni Jomalyn Maravic, "Kantarantaduhan lang yan ang rating, saka bakit laging noon time lang ilalabas ng rating? Madabing palabas sa TV pero hindi sila naglalabas ng rating, bukod tangi lang sa noon time. Halatang may mekus-mekus na ginagawa." True. Kasi hindi katulad po sa AJB Nielsen tsaka NUTAM, 'di ba? Halos lahat po ng mga noon time lahat po ng programa sa telebisyon inire-rate po nila exclusively sa Kantar, and noon time lang talagang tinututukan. Sabi ni Arnold Sikat, "Kahit sila nang number one everyday, number of views di magkatugma at sponsors number." True. Kaya nga po, diba, may extension ng magaganap. Kung dati po is tuwing 2.5 hours lang sila, but this time is mas madadagdagan pa ng 30 minutes kasi nga, diba, parang cramming kasi sila sa oras nila at sa sobrang dami po ng mga advertisers. And Angelo Acosta also said, "Baliktad yan, EAT nasa taas at ang tape bulagta nasa ibaba, EAT pataas, tape bulagta pababa, kaya laban-laban lang, huwag kayong ganun." Oy, ayun. So according po sa ilan sa mga news na mas credible para sa mga advertisers ang inilalabas ng AJB Nielsen at ng NUTAM pagdating po sa TV rating, kasi parang yun nga, walang credibility para sa kanila ang Kantar Media dahil alam po nila na ito po ay pro ABS at pro GMA. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Star Eds TV. God bless everyone.